Composite sketch ng suspect sa pagpaslang sa hepe ng pulis sa San Miguel, Bulacan, inilabas na ng PNP at siyam na individual ang sugatan sa pagsadsad ng isang pampasaherong jeep sa Bagak, Bataan. Si Katlea Antonio sa report. Rise and shine, Katlea. Inilabas ng Philippine National Police ang composite sketch ng isa sa dalawang suspect na sangkot sa pagpatay kay San Miguel Bulacan Chief of Police Colonel Marlon Serna. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, tinatayang nasa 5'3 hanggang 5'4 ang taas ng suspect. Naglaan naman ng PNP, DILG at Provincial Government ng Bulacan ng 1.2 milyong pabuya sa makapagtuturo ng suspect na nasa likod ng krimen. Sabado ng gabi ng barilin ng dalawang hinihinalang magnanakaw si Serna, ninagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo. Samantala, sugatan ng siyam katao na sakay ng isang pampasaherong jeep matapos itong sumadsad sa Bagak, Bataan. Galing ang mga biktima sa isang resort at pauwi na sana ng Purac, Pampanga. Agad silang isinugod sa Bagak Medicare Hospital. Nabawi naman ang mga otoridad ang isang 4 na buwang gulang na sanggol na dinukot ng sariling tiyahin sa Surigao del Sur. Bumisita ang suspect sa kanyang kapatid matapos ang 20 taong walang ugnayan at saka tinangay ang sanggol. Ayon sa suspect, dadalhin niya ang bata sa Maynila para ipagamot ang sakit itong hika. Nakakulong na ang suspect sa Butuan City Police Station lockup cell. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.